Yeah.
don't see how they could. Struggles that break our hearts into, sometimes blind us to the truth. We see a presence.
presence carried on your wings. Love you so much, Jesus. Love you so much. How my soul longs for.
What if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if a thousand sleepless nights are what it takes to know you're near? What if trials of this life are your mercies in disguise? Thank you.
Praise the Lord. Hallelujah. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa sa atin. Kumusta na po kayo? Sa biyaya po ng Panginoon, nawa tayo ay patuloy na naglilingkod at nagbibigay ng kapurihan sa Kanya. Sa gabi pong ito, muli tayong magsama-sama upang bigyan ng pasasalamat at pagsamba ang ating Diyos sapagkat Siya ay patuloy na nag-iingat at nagpapala sa ating pong mga buhay. Bago po tayo manalangin, ating pong basahin ang aklat ng Mateo chapter 1, verse 23. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel, ang kahulugay kasama natin ang Diyos. Praise the Lord! Emmanuel, God with us. Napakaganda po ng mga talatang atin pong binasa na ang Panginoon, si Emmanuel, ay ang kasama natin. Ibig sabihin niyan, sa pagsilang ng ating Panginoon sa Kristo, ay nakasama natin ang buktong na anak ng Diyos at siya po ay bumalik sa piling ng Ama at tayo pinaghahanda ng atin pong matutuluyan. Kaya naman po, sa gabing ito, atin pong magpasalamatan ng Panginoon, sambahin natin siya sa kanyang kabutihan at sa kanyang katapatan. Tayo po'y manalangin. Amang banal, maraming pong salamat sapagkat ikaw ay kasama namin, O God. Mula nang ikaw ay nagkatawang tao, ikaw ay nakasama na namin at sa iyong pagkakit sa langit, O Diyos, ay iniwan mo yung banal espiritu upang gumabay at pumatnubay sa bawat isang nananampalataya sa iyo. Sa gabing ito, O Diyos, kami po ay lumalapit at nagpapakumbaba. Patawarin mo kami sa lahat ng aming nagawang kasalanan. Pakalinisin mo kami at paging dapatin sa iyong harapan. Ama, tinatapos po namin sa iyo ang aming pananambahan. Una nga ang aming praise and worship. Nawa, Lord, patuloy mo itong puspusin sa iyong espiritu at sa pamagitan ng aming mga awiting pagsamba ay maluwalhati namin ang iyong dakilang pangalan. Gayun din ang iyong mga salita na mahahayag sa aming kalagitnaan, nawa nga ito'y bigyan mo ng kapangyarihan at ito'y maunawaan namin, tumimo sa aming puso at siya namin gawing tanglaw habang kami po ay namumuhay. Hayaan mo rin ang iyong tagapagdala ng mabuting balita, si Pastor Alfred, ipatuloy mo siyang bigyan ng kapuspusan ng isang espiritu upang iyong mga salita ay makating sa amin ng mayroong kapangyarihan. Ganun din kaming lahat ng sumusubaybay at nakikinig sa gawain ito. Pagpalain mo kami, O Diyos, at katagpuin mo ang lahat ng aming mga pangailangan. Amang banal, marami pong salamat sa iyo at tunay nga, God with us. Salamat po, O Diyos. Ito ang aming samot panalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.
Praise the Lord! Hallelujah! Isang mapagpala at mapagpaalalang araw ng Miyerkules sa lahat. Sa araw na ito, tayo po ay magpapatuloy na mag-aral ng salita ng Diyos sapagkat ito po ang kalooban ng Diyos para sa lahat ng mananampalataya ng ating Panginoong Heso Kristo. Maraming salamat, worship team, sa napakagandang mga awitin na inyo pong inawit sa araw na ito. Isa kagalakan sa aking puso na naman ako ay papasok sa inyong tahanan upang maghatid ng mabuting balita. Tayo po muna ay manalangin. Amang banal na sa langit, kami kaawaan mo o mahal naming Diyos sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan namin iyong pawiin ayon din sa iyong pag-ibig sa amin. Linisin mo sana ang aming karumihan at patawarin mo aming kasalanan. Nais mo sa amin isang pusong tapat. Puspusin mo kami ng dunong mong wagas. At aliwin mo kami ng iyong banal na espiritu at puspusin ang kapangyarihan ito upang maunawaan namin ang mensahe mo sa araw na ito sa pangalan ng Panginoong Heso Kristo itong aming dalangin. Amen at amen. Makinig muna tayo ng isang natatanging bilang. Be whole.
Thank you, Sister Chinky, kasama ng buong worship team sa inyong napakagandang awitin. The title of my message today, my 186th online preaching is The Holy Spirit at Christmas. In the midst of the pandemic, many people around the world are too busy preparing for the traditional Christmas celebration. Kahit po sa gitna ng pandemya, ang mga tao po sa buong mundo ay naghahanda po para sa celebration po ng traditional Christmas. Tinawag ko po itong traditional Christmas dahil ito naman po talaga ang tradisyon pagdating ng Disyembre. Marami ang aligaga sa paghahanda ng Pasko. Marami po ang nakapokus sa handa, sa regalo, maging sa dekorasyon at marami pang parapernalya ng Kapaskuhan. Tunay nga po na napakarami pong dapat gawin sa araw po ng selebrasyon ng Pasko. Nung araw po ako din ay ganun. Ang aking tahanan ay inihahanda sa mga magagandang dekorasyon. Ang diwa ng tunay na kapanganakan ng ating Panginoon ay naging commercialized. Dapat sana maging Christianized ang mga tao sa pamamagitan ng araw ng Pasko. Ang masama nga lang at ang nangyari, naging commercial po ang diwa ng Pasko. Tunay ngang magaganda ang mga palamuti pag Pasko. Subalit, kung pag-aaralan natin yung mabuti, ang sabi ng Bible, walang kahulugan ang lahat ng yan. Sasabihin natin na tayo naman ay nagiging masaya. It's okay. Just enjoy the day, enjoy the celebration. At isa sa mga nakakalimutang bigyan ng pansin ng maraming Kristiyano ay ang papel ng banal na Espiritu Santo. Sa pagdiriwang ng Pasko, lagi nating nababanggit ang Amang nasa langit, ang Ama ng ating Panginoong Hesukristo, ang sanggol na si Jesus doon po sa Sabsaban, si Maria, si Jose, ang anghel na si Gabriel, ang mga pastol, ang mga mago, maging si Herodes ay kabilang sa istorya ng Pasko. Subalit ating nalilimutang mabanggit ang banal na Espiritu Santo na mayroong malaking ginampanan na papel sa pagsilang ng ating Panginoong Hesukristo. The story of the birth of Jesus began when God sent His Son and only Son to save the world through a virgin birth. The story of the birth of Jesus started in a small town in Galilee called Nazareth, when the angel of the Lord appeared to a virgin named Mary and said, in Luke chapter 1 verse 28 to 35 says, the angel went to her and said, greetings you who are highly favored, the Lord is with you. Mary was greatly troubled at his words and wondered what kind of greeting this might be. But the angel said to her, do not be afraid, Mary. You have found favor with God. You will be with child and give birth to a son, and you are to give him the name Jesus. He will be great and will be called the Son of the Most High. The Lord God will give him the throne of his father David, and he will reign over the house of Jacob forever. His kingdom will never end. How will this be? Mary asked the angel, since I am a virgin. The angel answered, the Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. So the Holy One to be born will be called the Son of God. When the angel Gabriel appeared to Zechariah in the temple while he was doing his duty, the angel told Zechariah, an aging priest, that he and his wife would conceive. The priest reacted with doubt. In Luke chapter 1 verse 18, Zechariah asked the angel, how can I be sure of this? I am an old man and my wife is well along in years. Nung nagpakita po si Anghel Gabriel kay Zechariah doon po sa templo, habang si Zechariah po ay gumaganap ng kanyang tungkulin bilang pari o bilang saserdote, ang anghel ng Diyos ay nagpakita sa kanya. At sinabi nga sa kanya na siya at ang kanyang asawang si Elizabeth ay magkakaroon ng anak. Subalit, hindi naniwala si Zechariah sa sinabi ng anghel. At ayon nga po sa Lucas Kabanata 1, talatang 18, siya po ay nangatwiran at sinabi niya na paano mangyayari ito samantalang ako ay matanda na at ang aking asawa ay matanda na rin at siya ay isang baog. No one can blame Zechariah the priest on his doubt because he and his wife were too old and his wife was barren. Kung iisipin naman po natin sa natural na kalagayan, hindi po natin masisisi si Zechariah na magduda at hindi maniwala doon sa anghel.
sa sinabi niya na siya at si Elizabeth ay magkakaroon ng anak sapagkat sila po ay matanda na at si Elizabeth po ay isang baog na babae. Kaya nga po, hindi natin masisisi marahil si Zechariah kung ganun po ang naging reaksyon niya nang siya po ay kausapin ni Anghel Gabriel. Zechariah was unsured if the angel's message was true. Hindi siya sigurado kung yung sinasabi nga po, yung naririnig niya nung oras na yon ay totoo. In response to his doubt, Angel Gabriel temporarily silenced the mouth of Zechariah until the birth of John took place. At dahil nga po sa ikinilos at inugali ni Zechariah, siya po ay ginawang pipi ng anghel hanggang si Juan po ay ipanganak. 6 months later, after the angel appeared to the priest, Gabriel delivered an even more amazing message, this time to a young woman named Mary. In Luke chapter 1, verse 26 to 28, mababasa po natin yan, na pagkatapos po makipag-usap at magdala ng mabuting balita ang anghel na si Gabriel kay Zechariah, siya naman po ay nagpakita kay Maria. The end of the 400 silent years was the year of miracles. Totoo nga po na pagkatapos po ng 400 taong katahimikan ng Israel, ang mga huling panahon nito ay puno ng milagro. The mouth of God began to speak to His people Israel by speaking the good news about the Savior. Tandaan po natin mga kapatid, ang diwa ng Pasko, ang kasaysayan ng Pasko o ang istorya ng Pasko ay puspos ng milagro ng Diyos. Tunay nga po na napapag-usapan din lang ang Pasko o ang kapanganakan ng Panginoong Hesukristo, madalas po ay nakakalimutan nating banggitin kung ano ang naging papel ng Banal na Espiritu Santo sa araw ng Pasko. Angel Gabriel mentioned the work of the Holy Spirit in his message to both Zechariah the priest and Mary the Virgin. The 400 silent years ended when the power of God started by the working power of the Holy Spirit. Tandaan po natin mga kapatid na nagsimula po ang kasaysayan ng Pasko sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu Santo. Active na active po ang Triune God, the Father, the Son, and the Holy Spirit sa araw ng Pasko. Amen. Hallelujah. Bagamat atin pong alam na ang Disyembre po ay hindi po kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo, pero masasabi naman natin na dito po nagsimula ang Pasko. Dito po sa month ng Disyembre ay ipinaglihi ang manunubos ang Panginoong Hesukristo. Amen. Nung nagpakita nga po ang anghel kay Zechariah, kanya rin pong binanggit dito ang gagawin ng Banal na Espiritu Santo sa kanilang buhay. In Luke chapter 1 verse 13 to 15, "But the angel said to him, 'Do not be afraid, Zechariah. Your prayer has been heard. Your wife Elizabeth will bear you a son, and you are to give him the name John. He will be a joy and delight to you, and many will rejoice because of his birth. For he will be great in the sight of the Lord. He is never to take wine or other fermented drink, and he will be filled with the Holy Spirit even from birth.'" The priest John would be an important herald of the Messiah. He will prepare the way of the Redeemer in the power of the Holy Spirit. In fact, si Juan po is the type of the Holy Spirit. Kung mapapansin po natin, he is the one who prepared the way for the Redeemer. Hallelujah. At ito po ang trabaho ng Banal na Espiritu Santo. The Holy Spirit convicts us from sin, righteousness, and judgment. At si John nga po ay ginawa pong instrumento ng Diyos upang i-rebuke ang mga may kasalanan, katulad ng trabaho ng Banal na Espiritu Santo. Unlike Zechariah the priest, Mary does not doubt if Angel Gabriel's word are true. Hindi po katulad ni Zechariah, si Maria po ay hindi nagduda doon po sa sinabi ng anghel. Instead, siya po ay napuspos ng kagalakan at tinanong nga po niya ang anghel on how it will be fulfilled. In Luke chapter 1 verse 29 to 30, Mary was greatly troubled at his words and wondered what kind of greeting this might be. But the angel said to her, "Do not be afraid, Mary. You have found favor with God."
Hallelujah. So Gabriel, the angel, reacts with more informations rather than rebuking the Virgin, the mother of our Lord Jesus Christ. In a gentle manner, the angel told her. In Luke chapter 1, verse 30 to 33 says, "But the angel said to her, 'Do not be afraid, Mary. You have found favor with God. You will be with a child and give birth to a son, and you are to give him the name Jesus. He will be great and will be called the Son of the Most High. The Lord God will give him the throne of his father David, and he will reign over the house of Jacob forever. His kingdom will never end.'" Ganito po ang sinabi ng anghel kay Maria tungkol po sa ating Panginoong Hesukristo. At ayon po sa Luke chapter 1 verse 35, "The angel answered, 'Mary, the Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. So the Holy One to be born will be called the Son of God.'" When Adam sinned, he brought a sin nature to humanity, which passed down to all Adam's children. Nang si Adan po at si Eva ay nagkasala, na tinatawag nga po nating original na kasalanan or original sin, ito po ay ipinasa sa lahat ng tao. At dahil nga po tayo po ay anak ni Adan at ni Eva, lahat po tayo ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. We all have sinned and fall short of the glory of God. And the blood flowing in our nerves was tainted with the sinful nature of Adam and Eve. At yung nga pong dugong nananalaytay sa atin ay may dugo ng isang makasalanan. Kasalanang ipinasa sa atin ng ating mga ninuno. And the only remedy to save us from hell was Jesus' conception by the Holy Spirit rather by human father. Wala pong makapagliligtas sa ating tao maliban na ang Diyos ay nagkatawang tao at isinilang upang siya ay magsakripisyo at bayaran ng ating kasalanan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan doon sa krus sa Kalbaryo. Tandaan po natin na mayroon pong purpose ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. Tayo ay pinalaya sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo mula sa kasalanan ng ating minana sa ating mga magulang na si Adan at si Eva. Tandaan po natin na ang kapanganakan po ng Panginoong Hesukristo, bagamat siya ay isinilang sa pamamagitan ng isang taong makasalanan na si Maria, siya po ay walang kasalanan, wala pong taglay na kasalanan ang Panginoong Hesukristo. He was born holy and without sin, and he will remain that way forever. Siya lang po ang tao o nagkatawang tao na walang kasalanan. Kaya nga po, dahil po wala pong kasalanan ang Panginoong Hesukristo, dahil siya po ay holy, he is sinless, siya po ang naging kabayaran ng kasalanan ng lahat ng tao dito sa sanlibutan. At sa pamamagitan po ng dugo ng Panginoong Hesus, tayo po ay tinubos sa ating pagkakasala. Hallelujah! Praise the Lord! Hindi lang po kay Zechariah at kay Maria nagpakita ang anghel ng Diyos na si Gabriel. Siya po ay nagpakita rin kay Joseph. Ayon po sa Matthew chapter 1 verse 20, "But after he had considered this, an angel of the Lord appeared to him in a dream and said, 'Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary home as your wife, because what is conceived in her is from the Holy Spirit.'" Hallelujah! I believe that God also filled Joseph with the power of the Holy Spirit so that he can accept and understand what is happening, because the work of the Holy Spirit is to guide us and lead us to Jesus. Tandaan po natin, mga kapatid, ang banal na Espiritu Santo ay napakalaki ng papel sa panahon ng Kapaskuhan. Nang ang Panginoong Hesukristo po ay ipaglihi ni Maria, ito po ay sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo. At ito po ay ating natutunan, nalaman natin, sapagkat si Joseph po at si Mary ay wala pong sexual intercourse upang ipanganak ang sanggol na si Jesus Christ. Tandaan po natin na ipinaglihi po ni Birhing Maria si Jesus sa pamamagitan po ng banal na Espiritu Santo, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. Hallelujah! Praise the Lord! The angel Gabriel predicts two miraculous births. Mayroon po dalawang milagro or miracle births na tinuran po si Anghel Gabriel. Ang una po ay ang paglilihi at pagdadalang tao ni Elizabeth.
isang babaeng baog na mayroong asawang matandang pari na ang pangalan si Keraya. At dahil nga po si Sikaraya ay nagduda sa sinabi ng anghel, siya po ay pansamantalang naging pipi hanggang si John the Baptist nga po ay ipinanganak. Always remember that John the Baptist is a powerful herald of the Messiah. Tandaan po natin na si Juan Bautista po ang naghanda ng daraanan ng ating Panginoong Heso Kristo. Hallelujah! Siya po yung boses na sumisigaw po doon sa wilderness o doon sa ilang, ayon po sa banal na kasulatan. At taglay-taglay niya ang kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. Praise God! At ang pangalawa pong inihula o tinura ng anghel ay ang paglilihin ni Maria sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo. Tandaan po natin, mga kapatid, katulad ng sinabi ko sa inyo, si Maria at si Jose po ay hindi nagkaroon ng sexual intercourse upang ipanganak ang Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan po ng virgin birth, ang Panginoong Heso Kristo ay isinilang. Siya po ay pinaglihi sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo. The Holy Spirit, the third person of the triune God or the Trinity, plays a vital role in these two miraculous births that will change the history of mankind. In Luke chapter 1 verse 80 says, the child who was John grew and became strong in spirit, and he lived in the desert until he appeared publicly to Israel. And in Luke chapter 2 verse 40, and the child, the Lord Jesus Christ, grew and became strong. He was filled with wisdom, and the grace of God was upon him. Hallelujah! Praise the Lord! Ganito po ang kalagayan po ni Juan Bautista at ng ating Panginoong Hesukristo. Sila po ay puspos ng banal na Espiritu Santo. At ito po ay ang role ng Holy Spirit during Christmas. When the mother of the Lord Mary visited her cousin Elizabeth and greeted her, Elizabeth was filled with the power of the Holy Spirit. Purihin ng Panginoon. Ganito po ang trabaho ng banal na Espiritu Santo nung pong magkaroon po ng unang Pasko. In Luke chapter 1 verse 41 says, when Elizabeth heard Mary's greeting, the baby leaped in her womb and Elizabeth was filled with the Holy Spirit. Hallelujah! And in Luke chapter 1 verse 67 to 68, his father Zechariah was filled with the Holy Spirit and prophesied. Praise be to the Lord, the God of Israel, because He has come and has redeemed His people. Ganito naman po ang ginawa ng banal na Espiritu Santo kay Zechariah. Ayon po sa banal na kasulatan, the father of John, Zechariah, was filled with the Holy Spirit and prophesied. At ito nga pong sinabi niya, praise be to the Lord, the God of Israel, because He has come and has redeemed His people. Purihin ang Panginoon. The first Christmas is filled with the power of the Holy Spirit. Zechariah, the father of John the Baptist, was filled with the Holy Spirit. Mary, the Virgin, was filled with the Holy Spirit. Elizabeth was also filled with the Holy Spirit. Joseph was filled with the Holy Spirit. John the Baptist was filled with the Holy Spirit. And Jesus was filled with the Holy Spirit. Tunay nga po na ang unang Pasko ay puspos ng banal na Espiritu Santo. The Holy Spirit will lead us into all truths so that the truth will set us free. We all need the power of the Holy Spirit. Tandaan po natin, mga kapatid, sa araw ng Pasko na pinagdiriwang po traditionally ng mga tao, maging mga pagano. Alam niyo ba yung mga kapatid? Ito pong Pasko kasi ng Disyembre ay pagan celebration. Sapagkat ang kapanganakan po ng Panginoong Hesukristo, ang tunay na kapanganakan ng Panginoong Hesukristo ay hindi Disyembre. Alam natin yan. At patuloy kong sasabihin sa inyo, hallelujah, ma-offend kayo kung gusto niyong ma-offend. Sapagkat yun po ang trabaho ng banal na Espiritu Santo, to lead us into all truths so that the truth will set us free. Hallelujah! Kaya nga po, napakalaki po ng ginampanang papel ng banal na Espiritu Santo sa unang Pasko. We all need the Holy Spirit, just as the heroes of Christmas did. They all have the power of the Holy Spirit.
Jesus told his disciples to wait upon the Holy Spirit. In Luke chapter 24 verse 49, ito pong sabi ng Panginoon, I am going to send you what my Father has promised, but stay in the city until you have been clothed with the power from on high. Ito nga po ang banal na Espiritu Santo. Hindi po nagkaroon ng katuparan ang kapanganakan ng Panginoong Hesukristo kung wala po ang banal na Espiritu Santo. In Judaism, the Holy Spirit in Hebrew is Ruach HaKodesh, refers to the divine force, quality and influence of God over the universe or over God's creatures in given context. In this way, the Hebrew word for holy, kodesh, comes from the root word kadash, which means to be set apart for a specific purpose. Hallelujah! Praise the Lord! Kaya nga po, ang banal na Espiritu Santo, the Ruach HaKodesh, ay ipinagkaloob po sa tao. Sa Panginoong Hesukristo na nagkatawang tao, kay Maria, kay Jose, kay Zechariah at kay Elizabeth, maging dun po sa mga mago. The Magi was led by the star in the house of Joseph there in Nazareth to meet and to visit our Lord Jesus Christ. Naniniwala po ako na maging ang mga mago o ang mga Magi mula po doon sa silangan ay ginabayan po ng banal na Espiritu Santo. Sapagkat mga kapatid, ang trabaho ng banal na Espiritu Santo ay gabayan ang mga tao palapit sa Panginoong Hesukristo. Ikaw at ako, ako po ay naborn again dahil po sa pamamagitan ng influence o sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. Binuksan ng banal na Espiritu Santo ang aking puso upang maunawaan ko ang katotohanan tungkol sa Panginoong Hesukristo. Amen. We need to be set apart for the Lord. Ikaw nanonood at nakikinig, tayo po ay set apart. We are kadas for a specific purpose. Meron pong layuning special ang Diyos sa iyo at sa akin. Katulad nga po ng Panginoong Hesukristo. He was set apart for a specific purpose to save the world from sin and death. Hallelujah. Ganun din po si Zechariah. Siya po ay pinuspos ng banal na Espiritu Santo and was set apart for the purpose of being the father of John, who will prepare the way for the coming Messiah. Hallelujah! Praise the Lord! At si Elizabeth po ay puspos din ng banal na Espiritu Santo ayon sa banal na kasulatan upang isilang ang taong si Juan na maghahanda ng lalakaran ng Panginoong Hesukristo. Ganon din lalong-lalo na po si Virgin Mary na siyang ginamit po na vessel para po isilang o ipaglihi ang ating Panginoong Hesukristo at isilang dun po sa sabsaban sa Bethlehem. Purihin ng Panginoon. At napakalaki rin po ng naging papel ni Joseph, puspustin ng banal na Espiritu Santo. Hallelujah. At naniniwala din po ako na yung mga pastol na dumalaw sa Panginoong Hesukristo doon po sa Bethlehem ay puspus din ng banal na Espiritu Santo. At kaya nga po kayong mga nanonood at nakikinig, dapat po tayo ay puspus ng banal na Espiritu Santo upang maunawaan po natin ang tunay na diwa ng Pasko. Holiness is not about being absolutely perfect, but instead it is about being separated from what is sinful. Tandaan po natin yan. Yan po ang papel ng banal na Espiritu Santo, to kadas us, to separate us from our sinful nature. We cannot make ourselves perfect and blameless, but we can choose to be set apart for God. Tandaan po natin yan, hindi po natin kayang gawin ang ating sarili na perfect at walang kasalanan. Tandaan po natin na habang tayo nabubuhay sa sanlibutang ito, tayo po ay magkakasala. Subalit, meron po tayong pagkakataong pumili upang tayo po ay maihiwalay, ma-set apart from our sinful nature. To be set apart po is to accept Jesus Christ as Lord and Savior so that He will give us the right to be called children of God. Hallelujah! Kaya nga po sa araw na ito, as the world celebrate the traditional Christmas, ikaw na Kristiyano, ako na Kristiyano, ay dapat mapuspos ng banal na Espiritu Santo upang maunawaan natin ang tunay na diwa ng Pasko. Hallelujah! Praise the Lord! Ang Pasko po hindi about Christmas tree.
ang Pasko po ay hindi tungkol sa mga handaan, sa party, Christmas party, at kung ano-ano pang kagalakan at kasayahan. Ang kahulugan po ng Pasko ay sa pamamagitan po ng pagkaunawa sa tunay na diwa ng Pasko sa pamamagitan ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Hallelujah. Kung hindi po tayo puspos ng Banal na Espiritu Santo, hindi po natin mauunawaan ang tunay na diwa ng Pasko. Hallelujah. Praise God. Kaya nga po sa araw na ito, sa pagdiriwang po ng traditional Christmas, dapat maunawaan ang mga nanonood na kikinig na ang bawat tao ay dapat mapuspos ng Banal na Espiritu Santo. Subalit, ang prerequisite po para po tayo mapuspos ng Banal na Espiritu Santo ay tanggapin natin ang Panginoong Hesukristo bilang Panginoon na tagapagligtas ng ating buhay. At atin pong tanggapin na tayo po ay makasalanan at kailangan po natin ang tagapagligtas. Kaya nga sa araw na ito, sa mga nanonood at nakikinig, kung ikaw ay Kristiyano, mapalad ka at dapat ikaw ay puspos ng Banal na Espiritu Santo upang magabayan ka sa tunay na diwa ng Pasko. Amen. At kung ikaw naman nanonood at nakikinig ay hindi mo pa naranasan ang Banal na Espiritu Santo o ang kapuspusan ito, tanggapin mo ang Panginoong Hesukristo bilang Panginoon na tagapagligtas ng iyong buhay. And be set apart. Tayo po ay maging kadas so that we can be set apart for God's purpose. Hallelujah. Isang magandang araw po ng Miyerkules sa lahat, at tayo po sana ay mapuspos ng Banal na Espiritu Santo sa Kapaskuhang ito. Hallelujah. Praise the Lord. Tayo po'y manalangin. Ama Banal na nasa langit, nagpapasalamat po kami sa araw na ito. Dinadakila ka namin, sinasamba ka namin. Dalangin namin, Ama, na kami po ay puspusin mo ng Banal na Espiritu Santo upang maunawaan namin ang tunay na diwa ng Pasko. Ama, pinupuri ka namin, pinasasalamatan. Dalangin namin na pagpalain mo ang Israel. We pray for the peace of Jerusalem. We declare blessing over the whole nation of Israel. Pagpalain mo ang aming bansa, ang Pilipinas, ang Luzon, Visayas, and Mindanao. At dalangin po namin na maranasan po namin ang tunay na kapayapaan at kapangyarihan sa pamamagitan ng Banal na Espiritu Santo sa pangalan ng iyong bugtong na anak ng si Jesucristo. Purihin ka, Ama, sa araw na ito. Dalangin ko rin na pagpalain mo ang lahat ng nood at nakinig. Puspusin mo ang bawat isa sa amin ng Banal na Espiritu Santo upang kami po ay makaranas ng tunay na kagalakan sa pagtatapos ng taong 2021. Ama, sa araw na ito, dalangin ko na pagpalain mo lahat ng member ng Christ of All Ages, ang church ni Pastor Jeff Tullius, ang God Will Provide Church, at ang church ni Pastor Fred Mirihilia. Pagpalain mo rin, Panginoon, ang lahat ng pamilya na nire-represent ng mga nanonood at nakikinig. Pagpalain mo ang aking sambahayan, pagpalain mo ang aking asawa, ang aking mga anak, ang aking apo, at ang aming mga trabaho. Dalangin ko, O Lord, na pakapuspusin mo at pagpalain mo ang gawa ng aming mga kamay. Ama, dalangin namin ang liwanag ng Panginoong Hesus ay magningning sa buhay namin. Mahabag ka lagi sa amin at bigyan nyo kami ng tunay na kapayapaan sa pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesucristo. Ito ang aming dalangin, at ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen at Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. And to God be the glory. Keep on preaching the Word of God and keep safe. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong panunod at pakikinig. Thank you very much.